Thank you.
Hallelujah. Isang mapagpalang araw ng Linggo, mga kapatid. Good morning po. Ayan. Lahat po ng first timer ay wina-welcome po namin dito sa Seed of Faith. Alam nyo po, sarili nyo, kung first time nyo, nawa po, hindi po ito yung huli na makasama namin kayo sa ating pagsamba, kundi Linggo-Linggo po, kapatid, ay makasama ka namin at ituring mo po itong iyong tahanan. Hallelujah. Ayan po. Good morning po muli, mga kapatid. Good morning. And mag-brain exercise po muna tayo ngayon. Ayan, isipin nyo po yung pinaka-recent na nangyari sa inyo na kung saan napatunayan sa muling pagkakataon, pinamalas ng Panginoon kung gaano siya kadakila at kahanga-hanga sa buhay mo. Ayan, sige po. Ako po, na-amaze po ako sa Panginoon every day kasi kapag nagigising po ako, yung pagmulat ng mata, di ba po kasi pag natutulog tayo, unconscious tayo noon, hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa paligid natin. Pero po, sobrang buti ng Panginoon kasi muli, pagmulat mo ng mata, panibagong umaga na naman, panibagong sigla. Amen po ba doon? Amen. At dahil po doon, dapat pagmulat pa lang ng ating mga mata, magsambit na tayo ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Kaya sama-sama po nating namnamin ang sinasabi sa mga awit 9 verses 1 to 2. Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangahang ginawa mo, ipahahayag ko. Dahil sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos na kataas-taasan. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, ibigay natin sa Panginoon ang pinaka-the best na papuri sa Kanya. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Kahanga-hanga ang pag-ibig mo, hindi ko kupas, di magmamaliw kahit noon, ngayon at magpakailanman. Kahanga-hanga, kahanga-hanga, mga pangako mo, hindi ko kupas, di magmamaliw, oh Yahweh, oh Yahweh, tunay ka. Purihin ka, hallelujah, oh Yahweh, tunay ka. Kahanga-hanga, kahanga-hanga, ang pag-ibig mo, hindi ko kupas, di magmamaliw kahit noon, ngayon at magpakailanman. Kahanga-hanga, kahanga-hanga, mga pangako mo, di ko upas, di magmamaliw. O Yahweh, O Yahweh, tunay ka. Purihin ka, hallelujah, oh Yahweh, tu, hallelujah, hallelujah, awitan ka, hallelujah, purihin ka, hallelujah, oh Yahweh, tu. Lagi kaming magpapasalamat sa iyo dahil tunay na tapat ka. Kailan tayo pong lahat? Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita sa presensya mo, ako'y magsasaya.
sa puso ko, wala namang iba. Oh Diyos, oh Diyos. Minsan pa lagi kang, lagi kang pagsasalamatan sa lahat ng iyong kapatidhan. Ngayon ka, pagsasayawan ka, sa puso ko, ako'y sasya. Sa puso ko, wala namang iba. Oh Diyos, oh Diyos. Kaya't lagi, bagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kayang tumbasan ng kahit na sino paman. Wala nang nakikigit pa sa iyong pamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan paman. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita sa presensya mo. Ako'y magsasay sa puso ko. Wala namang iba, oh Diyos, oh Diyos. Pagkat lagi kong narangasalan, pag-ibig ko hindi kaya tumasalan ka. Sino pa ba? Wala na lang higit pa sa iyo pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumbasan ang kahit na sino pa man. Wala nang nakikigit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Sa huli pang pagkakataon, ising pagkat lagi. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kayang tumbasan ang kahit na sino pa man. Wala nang nanghihigit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Wala nang nanghihigit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Pinakamataas ng papuri. Hallelujah. Tunay, Lord, na wala nang papantay sa'yo, wala nang hihigit sa'yo sa aming mga buhay. Hallelujah. Patuloy po tayong dumulog sa presensya ng Panginoon. Ayan, kapatid, naranasan mo na bang maging desperado sa panalangin na kung saan hindi nudulog mo sa Panginoon, talagang urgent, gusto mo matupad na. Ako po, nitong nakaraan lang, may panalangin po ako na sobrang naging desperado po ako sa Panginoon. Pero si Lord po, pinaalala niya po sa akin na higit pa sa
kaya kong sabihin, higit pa sa kaya kong isipin, yung kaya niyang gawin. Kaya mga kapatid, nawa, itong aawitin natin ay maging panalangin ng puso mo. Sambitin mo ng buong puso ng may pasasalamat na walang mahirap sa Panginoon, kaya ibibigay mo ng buong buo yung pagtitiwala mo sa Kanya. At hindi ka na mag-aalala kasi binigay mo na nga sa Panginoon ang lahat. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mo gawin. Higit sa aking minsan ay hindi nakulang. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko'y hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking minsan na hindi nagkulang. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw, bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Sama-sama natin sambitin, walang mahirap, walang mahirap sa'yo, walang mahirap. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible. Walang imposible sa'yo.
walang imposible sa iyo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa iyo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa iyo. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa iyo. Ikaw ang Diyos noong paman, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Katulad, wala nang papantay sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Panginoon, na wala kang katulad. Ikaw yung Diyos na walang katulad. Ikaw yung Diyos noon, magpasa hanggang ngayon at magpapatuloy. Tunay, Lord, na hindi kayang sukatin ng mga pagsubok namin sa oras na ito kung gaano kakalaking Diyos. Hindi masusukat ng pandemyang ito kung gaano kakalaking Diyos, Panginoon. Kaya Lord, patuloy at patuloy namin sasambitin at magtitiwala kami sa iyo. Minsan pa. Ito po ang aming panalangin sa pinakamatamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po natin ang Panginoon. Good morning po, mga kapatid. Sa umaga pong ito, ay tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos at pagbubulay-bulayan po nating mabuti ito sapagkat sa buwan na ito, ang ibinigay pong tema sa atin ay How is your heart? Kumusta na ang ating mga puso? At ang ating pong topic, Have I really been transformed? Tayo ba'y nabagong tunay? Pero bago po lahat nito, sana po ay basahin natin ang ating banal na kasulatan at ito'y makikita natin sa aklat ng Ikalawang Korinto 5:17 hanggang 18 at ganito ang sinasabi. Kaya't kung nagkapag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dating niyang pagkatao. Sa halip ito'y napalitan ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat na ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng sagayon ang mga tao'y maging niya rin. Maging kaibigan rin niya. Diyos po ang magpala sa ating pag-aaralan. Mga kapatid, sa umaga pong ito, hindi po sana ako magdadala ng mensahe sa inyo. At ito po'y, sabi ko po, si Pel Rosan, dahil ngayon ay pandemya, birthday ko po kahapon, hindi ko kayo naimbita dahil bawal ang handaan ng maramihan. Kaya dito ko kayo iniimbitahan sa handaang ito na ipinirefer ko.
Kasi po, sa akin pong 67 taong lumipas, kung ako'y naghahanda, ang inyahanda ko po'y pagkaing pangkatawan, pangkalusugan ng katawan. Ngayon po, ang ipinaghanda ko'y pagkaing pang-espiritual. Bakit po? Kasi po, ang mga tao takot na takot sa pandemya. Ako po'y 68 na ngayon at isang araw. Pang 68 ko na po ngayon. Kahapon po ang birthday ko. Pero mga kapatid, ito pong aking iginayak na handa ay sana po kung sumobra ako sa oras, eh birthday ko naman, patawarin niyo ako. Kasi po, 45 minutes lang, ano? Pero hinabaan ko po ng konti ito para makita niyo po ang nais kong i-deliver sa inyo. Kasi po, sa handaan, pagkatapos yung kumain ay may dessert. At kung makasalibutan, ay may inuman. Pero wala pong inuman dahil hindi ako makasalibutan, may dessert lang. Ano po? Kaya kung habang man ito, konti lang. Kaya po ganito yung sinasabi. Ano po? Kumusta na ang ating mga puso? Sabi po sa aklat ni Solomon, ganito. Kawikaan 4:23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Mga kapatid, paano ba natin iingatan ang puso? Kasi po, ang puso natin, kapag kayo laging nagagalit, laging masama ang loob nyo, maaring magkasakit kayo sa puso. Kung hindi po tama ang buhay natin, magkakasakit tayo sa puso. Sabi nga po ang puso daw po'y ingatan, ito buhay. Pag ang buhay natin ay pinabayaan natin, iikse buhay natin. Kaya po ako'y natitira pa sa akin ay 25, dahil 93 po ako eh. Kaya iniingatan ko po puso ko. Ngayon po, according to science naman po, kasi po'y kinakailangan eh, medyo makita natin, according to science, the human heart is finely tuned instrument that serves the whole body. Ang puso pala, ano, sa Tagalog pala ganito, ang puso ng tao ay isang instrumento na mabisa at mahusay nagwanap sa tungkulin para sa buong katawan. Ibig sabihin pala, ang puso talaga ang instrumento ng buong katawan. At dito nang gagaling ang tama at dito nang gagaling ang mabuti. Kaya po, idalangin natin sa aming Diyos na ang ating mga puso ay bantayan din niya. Huwag lang po tayo. Kasi without God, we are all nothing. Kaya po kung ang puso natin pagkakatiwalaan natin sa Diyos, sa Diyos, yung tungkulin para sa ating buong katawan ay magaganap ng puso. Number two, according pa sa science, no, the heart sends the oxygenated blood to the lungs. While the blood loads up with an oxygen-unloaded carbon dioxide, a waste product of metabolism. Ngayon po, yun po lang puso ay nagdadala ng walang oxygen na blood ano sa ating mga puso. At dito rin pala po lumalabas, inilalabas, ina-unload yung carbon dioxide. Ibig sabihin, kung titingnan nyo, ito po yung puso ay siya nagdadala ng mga oxygen. Ito rin po yung nagdadala ng mabuti at masama. Kahit paano tugin natin, sa salita ng Diyos at sa science, ang puso ay ang mabuti at dito nagbibigay ng masama. Kaya kailangan po ang puso ingatan. Ngayon po, pangatlo, according to science din po, together, heart and blood vessel, arteries, capillaries, and vein make up the circulatory system. Magkakasama ang puso, dugo, at ugat, arteries, capillaries, at vein na bumubuo sa sistema ng daluyan ng dugo at katawan. Ibig sabihin pala, yung dugo at ang puso ay magkakasama para dumaloy lahat. Ano dapat padaluyan? Hindi lang po yung dugo. Ang kailangan dumaloy sa atin, mga buhay, yung salita ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin, padaluyan natin sa ating mga pamilya at sa ating mga kamag-anakan. Kaya po, sa salita ng Diyos at sa salita po ng science, iisang sinasabi, ang mahalaga, ang puso ay ingatan at padaluyin ang tama. Pumunta po tayo sa ating topic. Ano ba yung topic? Tayo ba ay binago ng tunay? Ano po? Yung pong pagbab-
pagbabago, hindi po ito kaya ng tao. Bakit po? Without God, we are all nothing. Doon po sa ating binasang Biblia, doon po sa Korinto, maliwanag po ang sabi nito. Ano po sabi doon sa sinabi natin sa Biblia? Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan ng bago. 18. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Kaya po pala ang lahat ng tao na binago, hindi po siya nabago dahil sa sarili niya, nabago siya dahil sa Diyos. Kaya nga po, mga kapatid, ako'y naglagay dito ng mga taong binago ng Diyos para makita natin yung ating mga tunay na pagbabago. Kasi po, maraming mga tao sasabihin, ako'y born again. Ako'y anak ng Diyos. But hindi mo makita sa kanila na sila'y tunay na anak ng Diyos. Bakit po? Kasi po, kung tayo'y tunay na anak ng Diyos, sumusunod tayo at tumatalima sa lahat ng tagubilin sa atin ng Diyos. Ngayon po, isang taong binago ng Diyos. Ito po'y nasa aklat ng Gawa 9-19. Hindi ko po babasahin lahat ito dahil baka matungo ko sa sanlibutan, magpapainom pa ako para ho mahaba. E kailangan nyo hanggang ano lang, minatamis. Dahil yun lang ho sa mga anak ng Diyos. Sa anak ng Diyos ho kasi walang inuman sa handaan eh, no? Kaya po, tutungo tayo sa buhay ni Saulo na tinawag na Pablo. Bakit po? Kasi po, gusto ko ipakita sa inyo yung mga taong binago ng Diyos at saka natin tingnan kung tayo ba'y kamukha ni Pablo. Ano? Kasi po, si Pablo po, ano, siya po'y dating manguusig ng mga mananampalataya at pinapapatay niya mga sumasampalataya. Ngunit yung siya binago ng Diyos, makikita po natin ito sa Aklat ng Gawa, 9, 20, 21, 22. At ganito ang sinasabi. Sa Gawa 9, 20, 21, 22, ganito po. Nang si Pablo po ay binago ng Diyos, ito yung naging buhay niya. At agad siyang nangaral sa mga sinagoga na si Jesus ay anak ng Diyos. Nung baguhin po si Saulo, nangaral siya sa mga sinagoga na ipinangaral niya na si Jesus ay anak ng Diyos. Ang tanong, tayo bang mga binago ng Diyos, ginagawa ba natin ang ginawa kay Pablo? Kung tayo'y natutulog sa pansitan, hindi natin ginagawa yung isang taong halimbawa ng Diyos na binago ng Diyos na nagtutungo sa mga sinagoga para sabihin si Jesus ang anak ng Diyos, baka po hindi pa tayo nababago. Pandemic na raw po. Ang pandemic po, mami, tatalakayin ko rin to. Ano po? Kaya po, ito po yung sabi, inang mga kita, nagtaka ang lahat ng marinig, ng nakarinig sa kanya. Hindi ba isang dating umuusig doon sa Jerusalem sa mga tumatawag sa pangalan ni Jesus? Tanong nila, hindi ba't naparito nga siya upang sila'y dakpin at dalhin gapos sa mga pinunong pari? Si Pablo pala, si Saulo, yung mga mananampalatay, dadakpin niya, utos ng mga pari, gagapusin, dadalhin sa kanya. Yung mga mananampalatay, katulad natin. Pero na yung binago siya, nabago, siya tumayo. Eh kung kayo hindi nyo kayang tumayo rito, doon sa inyong pamilya, tumayo kayo. Sa inyong kapitbahay, tumayo kayo. Ipangaral nyo ang salita ng Diyos para masabi nating tayo binago. Ano'y sumunod? Ngunit, lalong naging makapangyarihan ang pangalang, ang pangangaral ni Saulo. At sa dalawang pangalan ni Saulo, at walang maisagot ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco sa kanyang pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Si Saulo talagang ipinaglalaban niya na talagang ang si Jesus ang Kristo. E ngayon po, ang ipinaglalaban ng mga taong Kristo ay ang online sabong. Dito nagkikristo maraming tao.
yan pong lumalaganap ng mali sa bansang Pilipinas, sana po huwag tayong umayon. Kasi po itong malaming ngayong Kristo, marami ng mga kabataan, marami ng mga tao naghihirap dahil dyan sa pangingristo sa online sabong. Hindi po sa pangingristo na katulad ni Pablo na dinadala sa mga tao. Ipinapangaral nila na si Kristo ang ating Panginoon. Ngayon po, isa pa hong sample, si Sakayo. Si Sakayo po ay mababasa niyo sa Lucas 9:19-9. At ito po'y dadabasahin lang natin at pag-aaralan na natin doon po sa 8 at 9. Ano po? Pero bigyan ko kayo ng pahapway na ano ni Sakayo. Si Sakayo po isang maniningil ng buwis. Maari sabihin natin siya ay taga-munisipyo, maari sabihin natin sila ay sa national, BIR, o basta naniningil ng buwis. Pero si Sakayo po, dahil gusto niyang makilala Diyos, sa kabila ng hirap na abuti niya, siya maliit, kahit mahirap, pinilit niyang makilala ang Panginoon. Pero nung siya po'y nakilala at binago siya ng Diyos, makikita niyo po, dito po sa talatang 8, si Sakayo'y naligtas. At si Sakayo rin po ay naging bukas palad. At si Sakayo rin po ay nagkaroon ng pagnanasa sa mga taong kanyang nasingilan ng buwis na ibalik ng hanggang 4 na beses. Ano po? Sa punto pong ito, ang sabi po dito sa 8, ganito pong sabi, tumayo si Sakayo at sinabi kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko sa mga mahirap ang kalahati ng aking kayamanan. At kung ako may nadayang sinuman, isasauli ko po ito sa kanila ng 4 na beses. At sinabi sa kanya Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Sabi po niya sa kayo, ibabalik niya, pamimigay niya ang kanyang ari-arian. Actually po, hindi lang po ito pinansyal na ari-arian o anumang bagay. Nung nakakilala po si Sakayo at siya naligtas, ang ginagawa niya ay sabi niya, ipamimigay ko ang aking ari-arian. Sa isang taong makasalanang tumanggap sa Diyos at nagbago at binago ng Diyos, ang totoo ang dapat ipamigay, hindi po ang pinansyal o material na bagay. At ako'y naniniwala si Sakayo, ang ipinamamalit at ipinamimigay ni Sakayo, ang kayamanan ang bigay sa kanya ng Diyos. Ano yung kayamanan ang bigay sa kanya ng Diyos? Bukod sa salapi, yung kaligtasan ang kanyang ipinamimigay sa mga tao. Bakit po? Ito ang tunay na binago ng Diyos. Dahil sa kabila ng siya isang makasalanan, binago ng Diyos, may utang na loob sa Diyos, ang ginawa ng Diyos ay sinusundan niya dahil siya ay isa ng anak ng Diyos. Anong sabi niya? Isasauli ko kung meron man ako na daya ng hanggang 4 na beses. Meron pong kasabihan, 1 is enough, 2 is too much, 3 is a poison that can kill the person. Si Sakayo po, nilampasan hanggang 4, hindi siya natakot na mamatay. Hanggang 4 na beses, ibabalik niya. Bakit niya ibabalik? Ang gusto niya, kahit ayaw tumanggap ang tao, ipamigay ng ipamigay, isoli ng isoli, yung nakuha niya. Hindi perang sinasauli niya. Ibinibigay niya lahat ang kanyang tinamasa na pagbabago na makaparti ang kanilang pamilya, ang kapwa niya tao. Yung po yung mga taong binago ng Diyos. Kaya po mga kapatid, sabi ko nga po, 45 minutes, mahaba pa to, dahil dito ko sa isang magtatagal. Dahil itong dalawa na ito, si Saulo na ginawang Pablo at si Sakayo na maniningil ng buwis, ito yung mga binago ng Diyos. Pero meron pong isang halimbawa dito na anak ng Diyos. At tayo pong lahat na nandirito, ano po,
hindi lang tayo binago, tayo mga anak ng Diyos. Bakit? Nung po tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo sa aklat ng Juan 1:12, nakalimutan ko ilagay dyan, tayo po'y ginawang anak na ng Diyos. At si Hezekiah ay isang anak ng Diyos. Bakit ito ang gusto kong tagalan at gusto kong habaan? Kasi po, napakagandang kwento ni Hezekiah. Isang halimbawa na anak ng Diyos, Hezekiah. Basahin po natin lahat itong Hezekiah 38:1-5. At ganito po ang sinasabi. Nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Hezekiah at nasa bingit ng kamatayan. Kaya't siya dinalaw ni Isaias na anak ni Amos, sinabi niya sa hari ang utos na ito ni Yahweh. Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin sapagkat hindi ka na gagaling, mamamatay ka na. Pagkarinig nito, humarap siya sa dinding at nanalangin, O Yahweh, alam mo kung paano ako'y namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ginawa kong pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos nanangis siya ng malakas, muling nagsalita si Yahweh kay Isaias. Ang sabi sa kanya, sabihin mo kay Hezekiah ang sinabi ni Yahweh. Ang Diyos ng iyong ninunong si David, nakita ko ang iyong pagluha at nakita ko iyong dalangin, kaya't dadagdagan ko pa ng 15 taon ang iyong buhay. Dito po sa talatang ito, sa salita ng Diyos na ito, ipinapakita po ng Diyos sa kanyang mga binago at sa anak niya ang tunay na dapat na maging katatayuan at kalagayan ng bawat mga mananampalataya. Bakit po? Kasi po dito, ang Diyos mismo ang nag-utos kay Isaias, sabi kay Hezekiah na ikaw ay magbilin at mamamatay. Tanungin ko kayo, kung kayo kaya ang sabihing may cancer, 3 buwan o 5 buwan ang itatagal ng buhay niyo, ano gagawin niyo? Marahil yung iba sa inyo iiyak, yung iba sa inyo magbibili na. Ano? Marahil ganyan eh. Pero dito po, kitang-kita niyo ang anak ng Diyos. Kung nanamnay niyo yung mabuti ang sabi dito, ang anak ng Diyos, eh, hindi po siya natakot. Sa halip, anong ginawa niya? Nanalangin. Pero sa pananalangin niya, siya humarap sa dinding. Bakit sa dinding siya humarap? Maraming mga tao ang harap sa Diyos-Diyosan para manalangin. Nakita niyo po ba yung huwag kang mangamba? Oh? Nakita niyo ba yung Diyos-Diyosan doong dinadalangin na lahat, saka yung Diyos-Diyosan ni Deborah? Hindi ba ganon? Pero ang tunay na anak ng Diyos sa dinding humarap para wala siyang makitang iba. Dahil ang sabi ng Diyos, pumasok ko sa insidid, manalangin ka sa lihim, at ang Diyos mong nakakikita sa iyo ang magbibigay gantimpala sa iyo. Kaya po siya'y nanalangin, sinumbat ng pangalan ng Panginoon. Ano sumbat niya? Maliwanag po ang sabi niya rito. O Yahweh, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ginawa kong pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Ang mga Kristiyano, kung manalangin ay hindi ganito. Lalo na po yung mga mabababo pa. Kung manalangin ang maraming Kristiyano, lalo na po yung mga mabababo pa, ang sabi ko sa, hindi ko na ilagay dyan, sa Matthew 6, ganito kayo mananalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Yung panalangin na yun ay sample, hindi yun ang panalangin. Sabi niya, ganito. Pag sinabing ganito, pwedeng palitan, ito'y sample. Ang mga Kristiyano ngayon,
puro ganun na ginagawa. Kahit nasabihin mong born again, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganito, ganito, ganito. Kaya-kaya natin sabihin yung sinabi ni Hezekiah? Kaya ba natin sabihin? Panginoon, alam mo kung paano ko lumakad sa harapan mo. If I'm not mistaken, maraming Kristiyano hindi kaya magsabi nito. Bakit? Nung tanggapin na si Kristo, sinabi lang sila'y binago na. Binago lang ang maraming Kristiyano kung nasa bahay, sambahan. Pag nasa bahay, hindi na nababago. Kung ano, dati ganun pa rin. Kaya po, mga kapatid, tayong mga Kristiyano'y takot na takot. Anong kinatatakot natin? Sabi ng ating gobyerno may pandemya, hindi po masamang sumunod sa gobyerno dahil nakalagay din yan sa banal na kasulatan. Mababasa niyo po ito sa Roma 13:1 at mga sumusunod. Hindi masama. Pero pagka po tayo ay niluluko na ng gobyerno, pwede rin tayo gumawa ng mabuti na hindi tayo sumusuway sa gobyerno. Ano ba sabi? Mag-face mask tayo. Mag-face shield tayo. Maghugas daw tayo. Hindi masama lahat yan. Maganda ho lahat yan. At dapat na maging buhay naman natin yung matay laging malinis. Sabi po sa Ezekiel 36:26-27 ay ganito. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuway ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ano pong sabi? Bibigyan kayo ng bagong puso. Kung tunay na binago na tayo ng Diyos, ang puso natin ay bago na. Hindi na po pusong bato. Pusong mapagmahal. Pusong humahayo para malugod ang nagbigay ng magandang puso. At sabi po ito, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa akin tuntunin at masunod ang mabuting aking mga utos. Ano po sabi? Upang makalakad kayo, hindi po kayo matakot. O? Pagka sinabing lumalakad, hindi nakaupo sa sulok. O? Pag lumalakad, ang sabi ito, humahayo. At sabi po ito, sa aking mga tuntunin at masunod ng ninyong mabuti ang aking mga utos. Ang utos ng Diyos nung siya umakyat sa krus ng nung siya umakyat sa langit ay napakaliwanag po sa John 28:19. Habang humahayo kayo, gawin niyong alagad ang lahat ng bansa. Ngayon ito, inaanyayahan ko kayong lahat. Tayo po'y lumapit sa Panginoon at hingin natin na patuloy na ibinigay niyang bagong puso at bigay na espiritu na kanyang ibinibigay sa atin, patuloy na ibigay sa atin, patuloy na alagaan sa ating buhay. Ulitin ko po, without God, we are all nothing. Kaya po kayo lahat ang iniimbitan ko, tumayo tayo, lumapit tayo sa Panginoon, hingin natin sa ating Amang Diyos na tayo samahan at yung ibinigay na bagong puso at yung ibinigay sa ating espiritu na nagpapalakas ng ating maloob, ibigay parang katuloy sa atin. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming Diyos, sa pangalan po ng iyong bugtong anak, si Hesus Kristo, aming tagapagligtas, kami pong mga anak mo na binago mo, kaming lahat, hinihiling namin sa iyo kung anong ginawa mo kay Pablo, gawin mo rin sa amin lahat. Kung anong ginawa mo kay Sakeyo, gawin mo sa amin lahat, Ama. Ama, wala kaming magagawa kung kami walay sa iyo. Kaya Ama, samahan mo kami. Ganon din sa anak mong si Hezekiah. Si Hezekiah ay sinabihan mong mamamatay na. Ngunit dahil si Hezekiah anak mo, dinagdagan mo pa ang kanyang karaon ng buhay. Kami lahat ng nandiritin nakikiusap at nagpapakumbaba. Bigyan mo kami ng lakas ng loob. Kung anong buhay ni Hezekiah magawa namin, huwag kaming matakot sa pandemya ng aming mundong ginagalawan. Bagkos, bigyan mo kami ng puso, pusong ikaw ang sinusunod
Bigyan mo ko ng Espiritu, Espiritong nanggagaling sa iyo at maipamahagi namin ang iyong salita. Kaya Ama, ang lahat na po ito'y hindi namin kayang gawin kung kami iiwanan mo. Ngunit kami naniniwala. Dahil kami maanak mo, hindi mo kami mababayan. Hindi mo kami hahayaan. Kaya Ama, kami lahat sa paglabas namin dito at pag-uwi namin sa aming tahanan, ang magandang balita ibabahagi namin. Tutukuhan namin ang mga kamag-anak namin, ang mga kaibigan namin. Nang sa ganon, kami lahat ay makapagmalaki sa iyo sa gitna katulad ng ginawa ni Hezekiah na masasabi namin sa iyo, alam mo Panginoon ang aming ginagawa. Kaya Ama, ang aming buhay ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, siya namin Panginoon tagapagligtas. Amen and Amen. Thank you, Lord. Panginoong Diyos, ang Kanyang hindi nagmamaliw na biyaya at pagpapala. Patuloy ding sumaati ng pag-ibig ni Kristo Jesus na ating Panginoon, kalakip ang Kanyang pagliligtas, pagpapatawad sa ating mga kasalanan, at pag-asa na tayong lahat ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Patuloy ding sumaati ng pag-iingat, ang kalakasan ng loob, ang katapangan, ang pangunguna at pag-iingat ng banal na Espiritu ay laging sumaatin mula ngayon at magpakailanman.